Good day, ma'am. I am Felicity Karen Navor from BSFT 2B, and I am here to do the Module 3 Lesson 3 activity, experiment enzymatic activity. Meron tayong ditong papaya fruit, green. Hatiin natin. Remove the seed. Peel the papaya. Here the peeler. We're gonna use gloves. And then after that, we're gonna chop this papaya. After I chop the papaya, we need to measure it in 2 portions. So let's measure it first. We need 25 grams. We need 25 grams of papaya. After I measure the papaya, we're gonna do the gelatin mixture. In the direction, we need 6 cups of water. I use distilled water. Last cup, 6 cups. After I measure the water, put the gulaman mixture. One sachet of gulaman or 24 grams of gulaman. Mix it. We need to dissolve first.
bigulaman here before we heat the gulaman. We need to dissolve first. After that, we need to heat this here in a stove. In a medium fire, and then we need to mix it. Stir. Mix the gulaman. We need to mix it, the gulaman, until it becomes soft or wala na siyang buo-buo na gulaman. Halo-haloin lang. Until it become like this, soft. And then, turn it off. And then, we need to transfer here in a container. We need to measure. Yeah. In a container, we need 100 grams. The other container. No. And for the last, yeah. 100 grams. And then wait for it until it harden. After it, we need to cover our container. In a container, each container we have A, B, and C. And then we're gonna put here in a fridge, inside of fridge. Wait it until it hardens. While waiting of my gelatin powder to become semi-solid, let's do the boiling of water. We need to boil of water. A medium fire. Let's wait the until it boil. When the water boils. As you can see, the water boils. We need put the papaya here. And time for 5 minutes. Ulit. 5 minutes. After 5 minutes, we need to remove the papaya. Just turn it off. Remove the papaya. And then, set aside and wait to cool down the papaya.
And now we need to get the gelatin. Gelatin. Because the gelatin is semi-solid now. So this is our, this is my three containers with the semi-solid gelatin. So we have the A, container B, and container C. For container B, we need to put the heated papaya. So this is a heated papaya. Put the heated papaya here in container B. Cover, need to cover, and for letter A, we put the unheated papaya. Cover, and wait for 24 hours. Pagkatapos kong nailagay ang papaya, hintayin na lang natin kung ano magiging resulta niya. So this is container A, the unheated papaya, and container B, the heated papaya. For letter C, there is no papaya. After 24 hours ng ating pag-experiment ng enzymatic activity, malalaman na natin kung ano yung magiging kalabasan niya. So, this is container A, container B, and container C. Ang container A, dito yung unheated papaya, container B is heated papaya, and container C, no papaya. So, yung weight ng fruit ng aking ginamit ay 25 grams. Each of container A and container B, yung ginamit kong weight ng papaya is 25 grams. Yung weight ng gelatin, bale, isang timpla ko na siyang ginawa. Isang sachet ng gelatin powder, and yung volume ng water is 6 cup based on instruction of gelatin powder na nakalagay doon, 6 cups of water. Isang sachet ng gelatin yung aking ginamit. Then, sa paglagay ko dito sa container, weighed ko siya ng 100 grams. So, each container, meron tayong 100 grams na gelatin. 100 grams na gelatin. And then, bago ko nilagay yung papaya dito sa container A and container B, feel ko na yung papaya, na yung unheated papaya, malambot siya, hindi pa siya malambot na matigas. Yeah, malambot, matigas po siya. And then sa container B, heated papaya, malambot po siya, hindi siya matigas dahil nga po na pinainit, pinakulo siya ng 5 minutes. So yun yung pinagkaiba niya. And then yung sa letter C, wala siyang papaya, kaya yung makikita lang dito ay yung gelatin, clear siya, hanggang pati dun sa pinaglagay ko, clear siya, pero bago ko nalagay dito, malambot, soft pa lang siya kasi hindi pa siya matigas. And then nilagay ko sa ref, dun siya mainit, tumigas. And also yung kulay niya, yung kulay ng heated papaya ay naging light color na siya compared dun sa unheated papaya na andun pa rin yung totoong kulay niya na may pagka-green na pagka-yellow, green and yellow. Pero nung niluto ko na siya at inihaon ko na siya sa
sa kumukulong tubig, doon na naging light, yeah, naging light na yung kanyang kulay. Dito sa container A, dito sa container A, unheated papaya, yung kanyang gelatin. So, buksan ko. Mapapansin ko na medyo naging light. Light yung kanyang kulay. Light, may pagka-light. Yellow. Yeah, light yellow. Yung kanyang gelatin. Compare nung hindi ko pa nilagay yung papaya, talagang clear siya, wala siya clear na gelatin, like kagaya dito sa letter C, clear lang siya. And then sa container A, naging medyo may kulay siya na light yellow. Ganun pa rin yung color ng papaya. Kung ano yung color ng nung bago ko nilagay, ganun pa rin, wala pa rin siya nagbago. Matigas pa rin siya na malambot. And then sa container B, ito yung container B, medyo malabo, may pagkamalabo ang kanyang gelatin, and also yung papaya niya naging matubig, greasy, na malambot siya dahil sa pinakulo natin dito sa papaya. Ay, pinakulo natin yung papaya, naging malambot na siya at naging malambot na may pagka madulas siya, malambot na madulas. And then dito sa letter C wala pa rin, clear pa rin itong letter C dahil wala naman siyang papaya. And then sa container A and container B, container A versus container B. So, yun yung nagbago, yung papaya, yung meron pagbabago yung papaya, naging light yung kulay ng papaya, yung, at saka yung gelatin niya, may pagka-yellow, light yellow, itong gelatin niya. And then, dito sa container B, malabo ito. May pagkamalabo dahil siguro yung papaya na naluto. And then yung question number 2, from what was observed in the experiment, how does heating affect the enzymatic activity? Base sa aking naobserbahan dito sa aking in-experiment, pagpapainit kasi ng papaya sa kumukulong tubig ay may konting nagbago sa papaya. Yung shape nito ay lumiit yung papaya dahil ang kanyang katas or nutrients ng papaya ay napunta sa tubig, sa kumukulong tubig, dahil yung tubig na ito ay naging bumaba yung kanyang temperature. And then yung papaya na yon naging lumiit, naging compress yung nag-compress sila dahil sa tubig na mainit. And then yung kanyang nutrients, yung katas, napunta nga sa tubig, sa mainit na tubig. And nung inilagay ko sa gelatin mixture, doon na medyo nagbago yung gelatin, naging malabo yung style ng gelatin mixture dahil na rin siguro sa papaya na inihaon, kinuha natin galing sa mainit na tubig.
So, ito yung naobserbahan ko dito sa ating, sa aking in-experiment na enzymatic activity.